lahat ng bagay kasi nag-i-innovate na, mapa-apps or operating system sa mga computers, and also sa mga devices na mga ginagamit natin, hindi mawawala yung Gmail account. So, hi guys! Today, meron tayong tutorials kung paano gumawa ng Gmail account. Samahan niyo ako, step by step natin gagawin, and bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin siya i-manage. So, start na tayo guys! So guys, start na tayo mag-create ng ating Gmail account. Punta lang tayo sa ating Google Chrome. Then, click nyo lang dito sa kanan ko sa Gmail. Create an account. Then, dito guys, sulat nyo yung first name nyo, last name, tapos ang ating username. So, start na natin sulat. Then, gawa tayo ng password. Then, click na natin ang next pagkatapos natin pilapan. Then, maglalagay tayo ng phone number natin. Kaya tayo naglagay ng phone number para isend ni Google yung verification code natin sa Gmail. So, next. So, nag-send na si Google sa atin ng ating verification code. Bali, i-type nyo to sa inyong browser. Then, click nyo verify. Then, sa baba, may nakalagay na recovery mail. Bali, first time lang natin gagawa ng Gmail account. So, pass na lang natin yan. So, ang sunod natin yung ating birthday and yung ating gender. After na napilapan na natin to guys, click nyo lang next. Then, click nyo lang next. Next nyo lang ulit guys. Then dito, may makikita kayong privacy and terms. Ito yung mga nakasaad sa Gmail na privacy and terms na. Kung meron kayong time magbasa, pwede rin. Pero kung alam nyo na yung privacy and terms, i-agree nyo na. Bali guys, ang tips lang na ibibigay ko is yung ating compose. Tapos yung ating contacts at yung ating Google Drive. So, nagawa na yung ating Gmail account. Bali dito, gagawa ka ng letter or magko-compose ka. Dito guys sa compose, gagawa ka ng letter, then isesend mo dun sa mismong person na gusto mong isend. Bali, ilalagay mo lang yung kanyang Gmail, ano yung Gmail niya, then anong subject yung letter na ipapadala mo. For example, application for applying a job. Tapos dito nyo gagawa kayo ng parang ano, letter. Dito ka mag-compose. Bali, i-click mo na to pag natapos ka. Then sa contacts naman, dito i-manage mo yung mga contacts mo. Kung may mga friends ka or mga katrabaho ka, i-add mo lang sila rito.
create contacts. Yan, ito yung mga ano, mga pipilapan mo para sa mga kakilala mo, para just in case lang na pag nag-open ka ng Gmail mo at nag-gumawa ka ng mail na isi-send sa kanila, automatically na mag-a-appear na yung mga names nila pag tinype mo yung mga kung sino man yung gusto mong pagsenda ng mail mo. Then, pwede tayong mag-store ng files, videos, or audio sa ating Gmail gamit lamang yung ating Google Drive. Dito yung Google Drive natin, guys. Ito yung Google Drive natin. Meron siyang capacity na 15 gigabyte. So, malaking space na rin yon para mag-share ka ng mga iba mo pang files or audio, kung ano man yung transaction mo sa business mo, personal or for business. Ayun. And then, kung meron pa kayong ibang question about dito sa bagong Gmail account natin, comment lang kayo para ma-assist ko kayo kung ano pa yung mga iba nyo pang kailangan malaman about Gmail. So, thank you for watching and don't forget to subscribe and check nyo na rin yung ating notification bell para sa mga new videos natin sa tutorial. So, see you later, guys!